Welcome back sa May Sports at ngayon ay pag-uusapan natin ang Triple Tower ng Los Angeles Lakers. Tara at ating alamin. Pero kung bago ka pa lang dito, inaanyayahan kita na mag-like, comment, share and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ang Los Angeles Lakers nga ay tuluyan nang binitawan ang kanilang dating sentro last season na si Mark Gasol sa pamamagitan ng pag-trade dito papunta sa Memphis Grizzlies, dahil hindi rin naman ito sigurado kung babalik pa ito sa Los Angeles Lakers lineup para sa next season. Kaya naman sa pagkakaalis nga ng kanilang pangatlong center ay nabuo nga ang kanilang panibagong triple center, at ito nga ay si Anthony Davis, Dwight Howard at DeAndre Jordan. Sa video nga na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang kanilang kayang gawin para sa Los Angeles Lakers. Unahin na natin ang kanilang bagong sentro na si DeAndre Jordan, na kung saan ay nag-a-average last season ng 7.5 points, 7.5 rebounds at 1.6 assists per game, na merong 76.3% from the field, na kung saan ay napakataas naman talaga kapag nga ito ay pinasahan mo ng bola sa loob ng paint at paniguradong pupuntos na ito. Well, nakita naman natin sa kanyang stat sheets na talaga namang makakatulong ito sa Los Angeles Lakers. At syempre, hindi naman ito magpapahuli pagdating sa kanyang depensa, dahil mataas din ang kanyang defensive rating. Samantalang nandyan din si Dwight Howard, na kung saan ay nag-a-average last season ng 7.0 points, 8.4 rebounds at 0.9 assists per game, na merong 58.7% from the field, na sobrang galing sa mind games at depensa, na kung saan ay inaasar at iniinis niya ang kanyang mga kalaban sa pamagitan ng pag-trash talk dito upang mawala ito sa game. Dagdag pa natin dito na sobrang komportable at ganda ng kanyang nilalaro kapag kasama niya sa loob ng court si Anthony Davis at LeBron James. Well, sa unang dalawang sentro na ating nabanggit ay parehas silang hindi maaasahan sa outside shooting, subalit parehas naman silang dominant pagdating sa loob ng paint. Ang huling center naman ng Los Angeles Lakers ay si Anthony Davis, na kung saan ay nag-a-average last season ng 21.8 points, 7.9 rebounds at 3.1 assists per game, na merong 49.1% from the field at 26.0% naman sa kanyang 3-point line. Subalit sa season na ito ay sobrang dami niyang na-miss na laro dahil sa kanyang mga injuries, kaya naman medyo mumaba ang kanyang stat sheets kumpara nung nagkampyon sila. Ito nga ay nag-a-average noong 2019-2020 season ng 26.1 points, 9.3 rebounds at 2.3 assists per game, na isang patunay kung gaano kagaling ang isang Anthony Davis kapag nga ito ay healthy. At sa season nga na ito ay naturingan pa nga itong best player sa buong NBA. Kaya naman para sa akin ay sobrang ibang iba ang center position ng Los Angeles Lakers ngayon kumpara last season. Kaya naman panigurado akong mahihirapan ang ibang kuponan sa kanilang depensa. Kaya naman kayo, ano ang inyong masasabi sa bagong triple tower ng Los Angeles Lakers? Mag-comment ka lang sa baba ng iyong opinion at aking babasahin yan. Maraming salamat po. Paalam!